sa atin pong ebanghelyo, nakita po natin, napakinggan natin, na yung mga alagad ng ating Panginoon ay natakot sa kanyang presensya. Bakit? Dahil akala po nila yung ating Panginoon ay isang multo. Pakitingnan nga po yung katabi. Mukha po bang multo? Hindi naman. Nakakita na ba kayo ng multo? Huwag naman sana. Mamaya po natin pupuntahan kung saan nanggagaling yung takot ng mga alagad ng ating Panginoon. Ngayong linggo po, gusto kong simulan yung ating pagninilay sa pagpapaliwanag kung ano ba ang ibig sabihin ng Pasko. Dahil ngayong linggo ay pang-ilang linggo na po ng muling pagkabuhay? Pangatlo na po. Ang tawag po natin sa pagdiriwang ng mga panahon ngayon, Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin po ng Pasko ay pagtawid mula sa dating buhay patungo sa bagong buhay. At ito po yung inaalala ng mga Hudyo kapag pinagdiriwang nila ang Pasko, the Passover Feast. Ang inaalala nila, yung pagtawid nila mula sa pagiging alipin sa Ehipto papunta sa kalayaang ibinigay ng Panginoon. Tayo po, mas malalim din yung ating ipinagdiriwang na pagtawid. Simula pa lang nung unang linggo ng Pasko ng pagkabuhay, pinaalala na sa atin na yung ating pagtawid na dulot ng kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, pagtawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Nung ikalawang linggo, itinawid tayo ng Panginoon mula sa karumihan dulot ng kasalanan patungo sa kalinisan sa pamamagitan ng dakilang awa at habag ng ating Panginoon. At ngayong linggo, itinatawid niya tayo, pati na yung mga alagad, mula sa kanilang takot patungo sa kapayapaan. Takot patungo sa kapayapaan. Saan po ba nagmumula yung takot ng ating mga alagad, yung mga alagad ng Panginoon? Nagmumula po yung takot nila sa kanilang pagkakasala din naman sa ating Panginoon. Natatakot sila na dahil sila ay nagtago, sila ay nang iwan, sila ay tumalikod sa ating Panginoon. Baka pagbuling bumalik yung ating Panginoon at ito nga nasa harapan na natin ay tayo ay sumbatan at parusahan niya. Bakit din sila natatakot at naguguluhan? Kasi hindi rin nila naiintindihan. Simula pa lang nung nakasama nila si Jesus hanggang sa kamatayan, yung kanyang dadanasin. Iba yung iniisip nila na Mesiyas. Akala nila yung Panginoon na kasama nila dahil siya ang manunubos. Akala nila hindi siya maghihirap, hindi siya magpapakasakit, hindi siya mamamatay. Kaya natatakot din sila dahil baka kung anong dinanas ng kanilang sinusundan ay maranasan din nila. Kaya anong ginawa ni Jesus upang maitawid sila mula sa kaguluhan ng pag-iisip at mga takot sa kanilang kalooban? Siya ay muling nabuhay at muling nagpakita sa kanila. At ano pong ginawa ni Jesus na napakahalagang hanggang ngayon ay ginagawa niya para sa atin? Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, yung isa po sa mga ginawa ni Jesus, nagtanong po siya kung may makakain ba kayo. May makakain ba ako na pwede niyong ibahagi sa akin? Hindi ho ba mga buhay lamang naman talaga ang nagugutom? At ano pong ipinapaalala at ipinapahayag nung paanyaya ng ating Panginoon na gusto niyang makikain kasalo kasama yung mga alagad? Yung ipinapahayag po noon na kahit na sila yung mga alagad ay nakagawa ng mali, handa pa rin si Jesus na tanggapin sila bilang kaibigan niya. Hindi ho ba tayo kapag mag-aayang kumain? Hindi naman po tayo mag-aayang kumain sa mga kagalit po natin, hindi ho ba? Yung mga kaaway natin hanggat maaari, iiwasan at iiwasan natin. Yung mga taong nakasakit sa atin, di ba, iiwasan at iiwasan din natin. Halimbawa na lang din sa isang pamilya, kapag may nagkakaroon ng tampuhan, hindi ho ba, hindi na rin nagsasabay-sabay na kumain sa isang hapag. Kapag yung mga boyfriend at mag-girlfriend ay nagkakaroon ng tampuhan, hindi rin nakikita,
hindi kakain ng magkasama, mag-iiwasan din. Pero yung ating Panginoon, sa kabila ng nagawa na pagkakamali ng kanyang mga alagad, inaya niyang kumain na kasama siya. Para saan? Para saan yung pag-aaya ng ating Panginoon? Para sila ibalik at paliwanagan. Liwanagan yung isip ng mga alagad niya na ito talaga yung nakatakdang mangyari sa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang pakikisalo sa kanyang pagpapaliwanag, bibigyan sila ng lakas para sila ay maging saksi niya dito sa mundong ito. At makikita po natin iyon, na matapos na paulit-ulit na paliwanagan sila ng ating Panginoon, nung panahon ng muling pagkabuhay, yung ating mga alagad, yung mga alagad ng ating Panginoon, tunay na nagkaroon ng lakas ng loob para maging saksi ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Na wala po ba yung takot? Meron pa rin takot, pero mas malaki na yung pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Dahil kung anong naranasan ng Panginoon sa kabila ng mga paghihirap, alam nilang yun din ang kanilang raranasin kapag sila ay naging tapat sa pagiging saksi ng ating Panginoon. Kaya yung Panginoon po, saan niya po patuloy na pinapaliwanagan yung ating mga isip sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, na kahit tayo makagawa ng mga pagkakamali, ayaw niyang itaboy tayo, patuloy tayong tinatawag na pumunta sa Kanya linggo-linggo upang makinig ng Kanyang salita para tayo ay maliwanagan sa ating mga buhay, para tayo ay makalakad at malaman natin yung tamang direksyon. Naririto po yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Kaya ang una ko pong imbitasyon, huwag nawa tayong sumuko at huwag tayong magsawa na paulit-ulit na lumapit sa Panginoon at buksan yung ating mga isipan para patuloy niya tayong mapaliwanagan, lalo na sa kabila at sa gitna ng mga pagsubok at problemang dumadating sa ating mga buhay. Hayaan natin na ang salita at pakikisalo ng ating Panginoon magbigay ng liwanag sa ating mga buhay. At ano pa po yung pangalawang mahalagang ginawa ng Panginoon para mapatunayan na siya ay tunay na buhay? Pinakita niya yung kanyang mga sugat, pinahawakan sa kanyang mga alagad, pinakita at pinahawakan. Ano pong pinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Na yung ating Panginoon patuloy na nagpapakita at patuloy na nagpapahawak sa atin para tayo ay may makapitan sa mga panahon na tayo ay naguguluhan at nawawala sa ating pananampalataya. At saan natin siya nahawakan? Kapag tayo ay tumatanggap sa Kanya sa banal na Eucharistia. Yung Panginoon, hinahayaan niya na yung kanyang buhay ay mapunta sa ating mga kamay at mapasok sa ating mga puso at kalooban, upang siya ay magdala ng kapanatagan sa ating mga kalooban, upang patuloy tayong magkaroon ng lakas para magpatuloy sa pagiging saksi ng ating pananampalataya sa mundong ito. Kung titingnan po natin yung dalawang ginawa ng Panginoon, dalawang ginagawa niya pa rin magpasa hanggang ngayon, upang patuloy tayong samahan, upang patuloy tayong tulungan, at upang tayo'y gabayan habang tayo ay naglalakbay mula sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang nais ng Diyos, tayo ay makatawid ng matiwasay mula dito patungo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung paraan. Ito po ang paraan. Huwag nating pagsasawaan at huwag nating tatakbuhan, lalo na ang Eucharistia. Meron po minsan akong nabasa, may tanong po ang isang tao, sabi po niya, ano ba ang pinakamahalaga? Yung destinasyon o yung paglalakbay? The destination or the journey? At ang sagot sa kanya nung kanyang tinanong, ang mahalaga ay ang ating mga kasama. The company
that we have. Sasabihin ko po sa inyo, mahalaga po ang lahat ng iyon. Mahalaga na maging malinaw ang ating destinasyon, ang ating naisin sa buhay na ito na patutunguhan. Nawa ang bawat isa sa atin, pahalagahan ang destinasyon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang destinasyon at mahalagang maging maliwanag ito. Napakahalaga rin ang paglalakbay ng journey dahil hindi natin mapapuntahan ang ating patutunguhan kung hindi tayo araw-araw naglalakbay patungo sa kabutihan at kaligtasan. At ang pinakamahalaga din, ikatlong mahalaga sa ating mga buhay ay yung ating mga kasama, yung ating mga hinahayaan na maka-impluensya sa ating mga buhay, yung ating mga nakakasama araw-araw. Nawa ang pinakahayaan natin na samahan tayo habang tayo ay naglalakbay patungo sa ating patutunguhan ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Araw-araw gusto tayong samahan ng Panginoon. Araw-araw naririyan siya. Nawa araw-araw magbukas tayo ng ating mga buhay para tayo ay magabayan at matulungan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At nawa, ito po yung hamon sa bawat isa sa atin na yung ating mga buhay maging pagsama ng ating mahal na poong Jesus Nazareno din sa buhay ng iba. Yung inyong mga presensya maging presensya ng ating Panginoon na sumasama, dumadamay at gumagabay para tayong lahat makapagtulungan na mapuntahan ang ating patutunguhan. Walang iba kundi ang kalangitan kung saan ang Diyos naghanda ng walang hanggang taanan para sa ating lahat ngayon pa lamang hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Amen.